At naririto po kami ngayon sa harap ninyo, mga katiwala ng biyaya ng Diyos. Katiwala ng sakramento ng simbahan. Mga katiwala ng banal na orden ng pagkapari. Kaming mga katiwala, kaharap din kayo. Mga katiwala din ng mga biyaya ng Diyos. Ang tunay at mabuting katiwala ay laging nagpapasalamat. At ito'y magandang itanong sa aming mga pari din, ako bilang obispo, how many times, if possible in a day, do we give thanks for all that which God has entrusted to us? Kasi kung titingnan nyo, sino ba ang sa aming katiwa-tiwala? Sino nga ba sa amin ang nararapat sa mga biyayang ito? Lagi kong pinagbabalagyan yung tanong na, ay bakit ikaw? Bakit ako? Hindi ko rin kaya sagutin eh. Dahil ang biyaya ng Diyos ang nagdala sa amin sa gitna ng aming mga kahinaan. Mga pare, obispo, may yabang, misa'y may init ng ulo, misa'y siya laang ang maalam, minsan ay siya, hindi natin alam, ay ba't binili ng Diyos? Ang ikalawang tanda ng isang mabuting katiwala ay siya ay hindi nagpapabaya sa mga ipinagkatiwala. Responsable. Lagi ko pong paalala sa aming mga pari iyon on how we dispense the graces that we were entrusted with. At magandang naipapaalala sa akin minsan at paalala ngayon sa amin, paano namin pinagdiriwang ang banal na misa? Ang ikatlong katangian ng mabuting katiwala, ang mabuting katiwala marunong magbahagi ng biyaya. Pag alam mong hindi iyo, paano mo kaya kayang ipagdamot ang hindi iyo? Gayong ang sabi mismo sa atin, ang biyayang ito ay ipamahagi mo. Walang tigil ang Panginoon sa pagsasabi nito sa kanyang mga nakakausap. Misan nga, ang bigat pa, sasabihin ng Panginoon, ipagbenta mo lahat, ibigay mo sa mga nangangailangan, sumunod ka sa akin. At ang huling katangian ng mabuting katiwala, ang mabuting katiwala laging nag-aalay pabalik sa Diyos. Nag-aalay sa nagtiwala sa Kanya. At ang ibig sabihin ng pag-aalay ay ang pagbabalik sa Kanya ng tiwala. Mga kapatid, tanong, sa inyong tingin ba nga kami mga mabubuting katiwala ng biyaya ng Diyos? Hindi ko alam ha, huwag nyo nang isasabit, baka makasagot kayo ng hindi. Inyo lang pag-isipan, kasi kung hindi kami, kasama ako, mabubuting katiwala, katulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan nyo kaming ipanalangin, lalo pa. Kailangan nyo kaming paalalahanan, lalo pa. Sapagkat darating ang panahon, kami ay magsusulit din sa Diyos. At ganoon din naman kami bilang inyong mga paring lingkod. Nagpapaalala din kami sa inyo. Kayo po ba ay mabubuting katiwala din ng Diyos? Ikaw ang biyaya ng Diyos sa sambayanan. Ikaw ang awit sa labi ng birheng matimtiman. Ikaw ang liwanag, madilim. Ay Pilipinas.